Ganda dito sa $7 to. Ang ganda ng view kanina. Ang ganda nung ano, parang valley doon sa ano. Saka sunrise. Lagi na ba, Balin? Ang bablog. Parang hindi ko na-imagine na mag-hotel. Hotel. Ikaw ba? Hindi nga sumali sa inyo. So, go, pwede pa. Pero before, so, nag-work ako. So, nag-work ako sa hotel. No? Ah, nag-work ka sa hotel? Kaya alam ko na mahal. Kasi syempre mo nag-check-in. Anong work mo doon? Dishwasher. Seryoso? Oo. Hindi kasi actually, nag-apply ako doon as a receptionist. Eh, hindi ako tapos ng 4 years dahil undergrad ako. Tapos hindi ako qualified. Tapos sabi nung manager, gusto niya ako kasi maganda daw ako. Nice! Diba? Siyempre, diba? May pangit ba trio? Wala! Sa ganda, pumasok ako. Pasok. Pasok na pasok. Ano ako doon, 18 years old. Tapos sabi niya, sige, dalhin mo na kita sa kitchen. So, makabili ng ganyan. Pero facing the reality, yun na nga, yung nangyayari na. Nagabili mo yung mga dreams mo. Parang ako na nag-downgrade na ako yung dreams. Parang receptionist na lang, masaya na ako. Eh, dati pilot yung dreams. Oo. Talaga, pilot pala yung pangarap mo. Ah, nag-ano ka, diba? Aviation. Oo, undergrad ako ng aviation. Ilang year? Ilang year? 2 years lang yun. Kaya lang ako, first sem lang natapos. Ah. Di ba, gibit na kami sa pera. Okay. Nang parang mapunta nga lang ng Clark mo, masaya na kami. Okay. Sa Air Force City. Kasi nasanay ako, parang yung mga dita ko, nakasasakyan sila. Tapos kami, hindi namin afford. Sandali, sandali. Paano kayo nag-grab? Hindi pa halata ng life. Kaya nga eh! Actually, marami nga nagsasabi. Parang hindi pa halata sa akin. Kasi growing up, may furniture business yung parents ko. Parang sanay kami na comfortable yung life namin. Okay. Bata kami noon. Oo. Tapos mga kinder hanggang pag grade 5. Tapos nung nakita ko na yung reality, nalugi na yung business nila mga hindi na nila afford na mag-stay pa kami na Iloilo. Bumalik kami ng Pampanga. Okay. Tapos sa Pampanga, dito namin naranasan na hirap talaga ng kasi grade 5 ako noon. Kasi mama nagkasakit siya. Katubig siya sa bata. Wala na nga siyang business. Wala pang trabaho yung pag kasi ma-operahan siya. Parang nandun na lahat ng nangyari. Tapos parang nagsabay-sabay siya. Okay. From, alam niyo yun, parang from meron, tapos biglang wala. Oo. Tapos doon ko nakita yung realidad ng buhay. Na yung pera, importante na siya. Pinakamasakit. Si mama may sakit na. Tapos yung kapatid kong bunso, hindi siya sanay sa hirap. Walang pamasahe, maglalakad sila mo. Pagpabuhat siya kay mama, yung bunso namin kapatid, si Lian, pagpabuhatin siya ni mama from school hanggang sa akin. Kasi nung pantay si Lian si mama. Grabe, no? Tapos na-guilty yung kapatid ko nung nagkasakit si mama. Akala niya dahil sa kanya. Sa kanya, oo. Bakit nagkatubi siya sa baga. Kasi talagang worst na yung nangyari kay mama. Hindi na siya natutulog na nakahinga. Okay. Nakaupo na lang. Tapos, yung saktong matured ako, doon yung wala kami pera. Oo. Parang kailangan ko nung puberty stage mo. Oo. Dadalaga na si ate. Dapat mag-enjoy ka na. Oo, diba? Kasi kung 15 years old dyan, parang yun yung moment dapat na happy go lucky ka lang, just go with the flow, ganyan. Diba na kwento mo si daddy mo nag-abroad? Paano kayo nag-girap? May nag-abroad siya? Hindi, yun nga. Diba from Iloilo, naluging business nila. Oo. Tapos punta kami Iloilo. Eh, wala namang trabaho dito. Hindi sanay si daddy na kapag makipag-trabaho. Okay. Sanay siya, boss. Tapos yung nag-apply siya nun as driver, matandaan ko lang. Tapos sabi sa kanya, sige, tawagan ka na lang namin. Tapos sabi niya, yung totoo, ano ba ako? Hindi ko sabihin yung tanggapin ko. Okay, mag-design na ako. May nag-offer sa kanya sa abroad yung dito ko na. Ginrab niya. Mm-hmm. Then, ano yun, parang pinirmahan niya dito ng 30,000. Okay. Pagkatin niya doon. 15,000 yung sweldo niya. Sweldo niya. Tapos padala niya lang kayo ng mga sa amin, 10,000. Ay, hindi talaga enough. Oo, tama. Private school kami. Tatlo kami magkakapatid. Dalawa kami private.
private school kaysa public school mo. Kasi hindi na kaya. Hindi na talaga kaya. Tsaka bata pa naman yun eh. So parang yun yung nag-start na hindi ka na nag-drip ng malaki. Oh. Kasi nga parang tinitignan mo na lang yung finances nyo na mahirap yung buhay namin like that. Kasi di ba marami naman ganun? Nagpagtitignan mo lang sa labas, parang okay naman sila, parang dreamer naman sila. Pero parang pag tinanong mo yung mga dreams nila, parang yung mga big dreams na kalimutan na. Malaking part doon si mama na. Okay. Kahit naging single parent siya, nag-iwala sila si mama. At single parent siya, never mo kami tinira sa squatter area. Oh. Kasi yung family ni mama, mahirap talaga. Ewan mo niya mahirap. Sila well off? Oo. So, hindi kami tinira ni mama doon. Kahit siya na lang mag-isa, pinilit niya pa rin na mamupahan kami. Okay. Kaya nagpa-downgrade din ng pa-downgrade. Ang galing lang din ni mama mo, no? Okay. Kasi imagine mo, hanggang high school kayo na, ano yun na, private pa rin. Yung mga classmate ko din, halos tignan na yung kumayaman. Oo. Hindi nila alam ko. Eh si mama, parang minamindset niya pa rin sa amin na temporary lang. Okay, galing. Galing ng mindset. Oh. Kaya oh. Lang ako nga, kahit sabihin niya gano'n, parang ako nalilimit na din ako sa cellphone. Oh, sa dreams ko. Oh. At eh, bata lang. Yung big six ako gusto mo pilot alam, maitin na din ko yun. Oo. Oh. Kahit even architect, kasi nga fashionista ako. Okay. Hindi ako sa fashion at saka sa mga design. Oo. Oh. Galing nga ni, tinan mo yung keyboard niya, ang ganda. Ayun na, kung nung nakita ko na mahirapan si mama sa finances, di naman niya ako kaya paaralin 4 years in architecture at saka engineering. Hindi ko na din-dream pa. Oh, sabi ko, sige, sabi ko yung na lang art, illusionary drawings, yun na yun, yung college na. 2 years lang yun. 2 years na lang, sabi ko, para matapos na. So parang ano, yung mga big dreams mo, dinang dream mo din. Kasi nga parang, eto na lang naman yung kaya. Okay. Matandaan ko lang yung sa limiting belief ko naman sa self ko noon. Kasi nga, diba, introvert ako. Before. Parang challenging siya sa part ko kasi nga, growing up, wala naman yung pera. Yung parang, malaking part din yun eh. Nawawalan ka ng self-confidence. Kagaya nang bumarap sa maraming tao. Wala naman kayo. Makihalubilo sa maraming tao. Hindi namin afford na lumabas-labas. Sa bahay lang kami. Kaya literal na school, bahay. Kasi wala naman kami pera pang pasyal. Feeling ko doon ang galing. Unlike ngayon na na-expose ako sa maraming tao. Tapos mas naging wild yung imagination ko. Ay, yung dreams ko yun. I-imagine na ako ngayon. I mean, kung compare ko siya noon. Nasabi mo kanina, di ba? Para nasa environment. Oo. Naniniwala ko. Kasi environment namin, sila, mama, kami lang. Apat lang kami. Unlike nung pinsa-pinsan ko, dami-dami nila. Like, yun sa Iloilo? Mm-hmm. Ah, okay. Parang sila kasi parang naamoy sila. Ay, hindi din mo. Basta ako naman nagsasabi ka. Parang si mama lang. Feeling niya din siya na-appreciate. Kasi pag ganun parang, ang malaking bagay daw nga yung kinocompare ka kasi sa iba. Parang kahit di naman kinocompare, pag pinaparamdam sa'yo yun. Growing up, alam niya ng pinsan ko. Pero okay naman kami. Oo. And best friends kami. Oo. Pero dahil nga siya yung noon, super cute, mas cute siya sa akin. Mas maganda siya sa akin, mas magkati siya. Parang siya yung, tapos siya pa yung first baby. Okay. First ako. Oo. Parang, ano naman, favorite. Mahal naman kami. Kaya parang siya yung mas favorite. Oo. Sila ang tatalino nila. For top 1, top 2 yan. Tatlo kami yung magpipinsan yun. Panganay si Ate Princess, tas yung isa si Jerry. Ako pangatlo. Eh, panganay kami lahat sa magkakapatid nila. Oo. Tapos ako pa yung title okay. Owner, wala akong third owner. Lagi akong, most punctual. Deserving. Ako kung ma-compare ko siya ngayon. Alam mo, may maliit lang akong magawa sa ginagawa natin. Parang, ang galing-galing. Tapos ang daming na ano sa'yo, na-inspire sa story. At laking bagay pala talaga nun, no? Okay lang ako makisingit. Kasi parang gusto ko rin ikwento. Parang ako may mga kaibigan ako. Lagi akong third one ako. Totoo, parang nakarelate ako sa kanya. Lahat ng award, hati-hati kami. Pero lagi akong last. May times pa yun na alam naman din niya to. Ano, dapat sa tutorial talaga ako magkakarating. Pero dahil mahal ko yung kaibigan ko, binigay ko yung sa tutorial sa iyo. Kasi parang naman, sana all. Hindi, parang na mindset ko na sa sarili ko na pang third lang ako. Last ako sa kanila. Okay. Tsaka grabe din, no? Kahit na-deserve mo nang maging una,
Pero dahil na mindset ka na hindi, pang third ka lang. Parang, ano, kahit na sa'yo na yun, sa'yo na yung una, no, hindi, sa'yo na, kasi pang third lang ako. Parang ganon. Hindi pala yung tama. Kasi parang yung greatness mo natatago siya. Oo. Na, ano pala, greatness mo can help others din na mag-shine. Oo. Kaya dahil tinago mo siya, parang yung light, tinago mo siya. So, walang naliwanagan. Oo. So, parang yung life mo ngayon, kung naging open na siya sa life niya, ang dami niyang na-inspire na bata, ang dami niyang natulungan na youth na nabago yung buhay niya. Oo, tama. Parang yung weakness ko, nagiging yung strength na yun. Kasi hindi ko pagsalita sa maraming tao. Kasi nga, hindi ko prepare. Kapag sa school namin, lagi ako nasa likod. Tapos okay, kayo nang bahala dyan, dito lang ako. Ganun lang, kahit parang sa akin yung problem, ako kaya ako ngayon. Tinanggap ko na lang sa self. Na-introvert ka? Introvert. Pero ngayon, kung isipin ko siya, kung siya buong naging strength ko na siya, may inspire ko sila na. Buti nga, hindi niya dinidinggap yung anak, I'm not beautiful or I'm not beautiful. Kasi may mga taong na, dinidinggap sila, I'm not capable, I'm not beautiful, enough. Pero ikaw kasi, hindi kasi growing up naman, since kinder, hanggang tumanda ako, lagi akong muse. Ayun, kaya ikaw muse. May mga kaibigan ako na ang gaganda nila. Tapos ano, parang kasama mo sila sa binibigin agam. Hindi ko alam bakit ako sinama, baka kulang lang. Tapos sinama ako, tapos super parang, ang saya-saya ko na, wow, kasama ako. Tapos pag-uwi ko sa bahay, hindi ko lang matandaan, or baka, ano, may naisip ko na lang nakalimutan kung sino yung sa miyembro ng pamilya namin. Sabi ko, uy, kasama ako sa ano, binibining agam rin yun. Tapos sabi sa akin, bakit ikaw? Wow! Ganon. Parang sabi ko, shucks, totoo ba? Masakit. Oo. Parang doon nag-start na parang, ano, pagdating ko nun sa school, ayaw ko nang sumali. Kasi parang ang naisip ko nun, pamilya ko nga yun eh. Pamilya ko nga yun, nagtanong siya sa akin, bakit ako eh. Kung yung family ko hindi maniwala sa akin na kaya mo pang binibining ang hap, paano pa yung ibang tao? So parang ganun. May magkakaroon sa yung story natin. Oo, oh, ano? Kaya siguro tayo three. Meron kasi nagbubuli sa akin bata. Ano siya, malang siyang babae na maitim, tapos bully talaga siya. Tapos nung nakapantayuan na ako, yung parang binibuild up na yung confidence ko, tapos tumatawa talaga siya, tinatawanan niya ako. Yung parang, parang sinasabi, tinitignan niya ako, wala ulo ng pa. Ikaw, parang ganun. So parang nung time na yun, actually, balitag naman, ako naman mas tumas yung confidence ko. Sabi ko, ikaw, di ka kukunin, ano, Miss Taiwan, sabi ko sa akin. Pwede pa Miss Damulan, sabi ko sa inyo. Yung galit ko yun, nagpa-inspire sa akin, na sabi ko, papatunayan ko sa akin. Gusto ko alam niya na sumali ng pageant. Miss Universe. Miss Universe. Kasi hindi naman usapan yung height noon. Mag-heels ka lang nung napakataas pwede ka na. Eh kinukuha nila yung mga lahat ng views sa ano. Eh ako lagi nilang, sige laban nyo, sige nga, sige. Kaya lang ako yung, dahil na may kinitimulif ako na wala akong panggasto sa ganyan. Ang pagkain lang. Ang pera. Yung pamili ng gown. Yung ko na-try. Yan yung kasi pinaka yun, most regret ko siguro na hindi ko siya nag-try. Kasi gusto ko yun, yung mag-showbiz. Kahit introvert ako, nang parang sige sabi ko. Pagdating doon sa bagay na yun, parang okay. Tapos kaya masaya ako nung yung kapatid ko pinawa. Sige yan! Siya yung tumupad ng dreams na ano, yun hindi parang na naiyak ako ngayon. Matala bakit. Sabi mo nga diba, pagpapayaman ka para pag mag-miss oh, universe, oh, kaya mong bayaran si kaya. So yun, ganun namin yun. Tapos yun ba, natutuwa ako ng ginawa niya, nag-take risk siya. Sabi niya, ate, kinukuha nila kung ano yung gano'n. Eh, nag-work ako nun. Sabi ko, sige po, kaya mo yan. Kasi alam ko, afford ko na ano. Yung ano nga siya, support. Oo, masupportahan siya sa finances. Napaproud ako, nakikita ko siya sa stage na nalakad. So, dream ko yan, ngayon natutupad niya na. Tapos yung sabi ko, dream ko dati mag-drive age of 18 years old. Pero nung ginawa ko yung business natin, yung siya na ngayon yung nag-drive at 18 years old na ako. Wow. Driving for ako ngayon. Wow. Parang anak ko na kasi yun. Realize ko lang, parang sa, yung tatlong limiting-bulit mo, talagang lahat, ang pinaka-number one talaga na ano, finances talaga. Limit na lang finances. Oo. Grabe no. Pero alam ko siya ngayon, ewan ko, wala namang kalimit sa akin. Promise. Dahil sa, yan, sa tulong nyo din, they have yung malaking part din naman yung kasama ko. Kasi diba sabi na, tell me who your friends are, and I tell you who you are.
So if you're GMD, I'm GMD. Kasi yung mindset na yun ako dati, hindi ko na siya makilala. Nalimit yung self na sa finances, hindi na kaya mag-hotel na din. Yes. Kaya ko na. Tapos yung hindi ko, dati parang hindi ko maisip na dalhin yung kapatid ko sa mga ganito. Lugar, bilhan sila ng ganito. Kasi naisipin ko pa yung nag-iipon ako. I need to waste, ano diba, time pa para sa sarili ko, kulang na. So yun, kaya-kaya ko na. So ano kaya advice mo sa mga tao na ginagdadaanan yan, na walang pera? Oo. Di ba may mga bata na nagsisisi na bakit di mayaman yung mundo? Yeah, like yung blaming na yung yeah. Kasi nga, di ba, problem yung dumating sa amin. Kaya lang, tama naman din na huwag mo tambayin yung problema. Kami kasi literal na living by faith. Pray mo lang kahit anong mangyari. Prayer. At the same time, si Lord, behind that malaking problema, may malaking challenge blessings. Yes. Kailangan mo hanapin yung malaking blessing dun sa pinagdadaanan mo ngayon. Yes. Kasi kung tatambayan ka, wala kang hanapin solution. End up, talo ka. Okay. Sabi nga nila, hindi mo kasalanan na ano, yung mga magulang mo mahihirap, kung ikaw naging mahihirap. Kasalanan yung mamatay na mahihirap. Yes. Never mo ilalawin yung tama, yes. Mag-dream big ka talaga. Kasi doon yung pangahawakan mo. Pangahawakan mo na ilalaban mo yung buhay mo. Anong pinagdadaanan mo. Kasi may gusto kong maabot, ma-achieve sa life. Yes. Tsaka yung big wise mo din. Especially our family. Yes. Sila din naman yun. Yung nagpatatag sa akin yung pagmamahal ko sa family. Oh, grabe. Tapos yung malaking part din na isurround mo yourself mo sa mga totoong tao na mag-lift sa'yo. Iwasan mo na lang din yung nagpapanegative sa'yo. Okay. Hanap ka ng opportunity na lahat tatamaan yung 4 parameter of success. Wow. Yung 4 parameter of success na yung sa wealth, kasi kailangan natin yun. Nakita ko kasi sa life ni, nakapag-ipon na siya, pero in-invest niya sa maling investment. Wealth. Yung kailangan niya, yung unang-unan, di ba, finances, sabi niya. Sa health niya, kasi sobrang sipag na, yung trabaho siya ng trabaho. Kung pala niya, bata siya, at age of 23, ang dami niya sakit. Relationship, yung pangalit nga, dahil niya introvert siya, hindi lang yung mga tao, tapos negative ko yung mga kasama niya before. Hindi niya mag-inom. Hindi ko gina-judge yung mga ganung tao. Pero dahil down yung moment niya, ramdam mo siya yun. Na kaya naman niya ginagawa yun, kasi para makalimot siya. Last is yung, dun siya nahugot. Yung sabi ko, alam mo ba yung life's purpose mo? Yes, ano tayo, religious tayo, faithful tayo. Pero di natin alam kung bakit ba talaga tayo binuhay sa mundo. Na parang, ano, may isa-isay pa talaga yung life ko para lang ba akong makakain 3 beses sa isang araw. Kasi yung naramdaman ko sa kanya, parang gusto na lang niya mag-survive, makatulong sa pamilya, but then nakakalimutan niya yung sarili niya. Happy ako na ngayon, walang perfect na meron ng 4 na yun. Pero parang tayo, di ba, kita natin kayo na ang laki na nung pinagbago, nagpo-progress siya. Yes, oo. Sobrang nakaka-inspire ka. Every time na narinig ko siya, nag-share ng ano, na-amaze pa rin ako, talaga ba? Sige na yun. Passionate na siya. Oo! And ano, napaka-genuine. Click like and subscribe! Follow us on TikTok, Instagram, and Facebook page. Thank you for watching!